Good morning, guys. Ako lang mag-isa ngayong ride. Try natin yung sarili kong lakas. Pati yung face, yung monitor natin. Okay, sama kayo. So, ito, palabas na tayo. Madaling araw. Sumbuhan ko lang yung sarili ko. Sarili kong facing. Wala kasi nasabayan. So bakit ba magso-solo ride? It's a challenge. Mahirap mag-bike mag-isa. Walang kausap, walang kakulitan. Siyempre, pag nakikita nyo yung videos ko, usually kasama ko yung tropa. Pag may nasiraan ka, walang tutulong din sa'yo. So, ayun. Ano ba yung mga tips bago mag-solo ride? So, magdala ka dapat ng tools. Ako, magdala akong tool. Multi-tool na siya. So, pwede ko nang gamitin siya for different reasons. May extra inner tube din ako, pang bomba, ng gulong at pagkain ng tubig. Siyempre, ito, ba't din ako nagsasolo ride? So, comparison din, mag-one year na ako nagbabike. So, nakaka-inspire si na Ian Howe, si na Angelo Biker Dude at Ira Lopez at Eloisa. Pero, hindi ko sila kalaban. Ang kalaban ko talaga ay yung sarili ko. As of May 22, 2021, nakarating ako or naabot ko ang 3,000 kilometers. Nakalagay ay nakaabot ako ng 100 kilometers 30 times. So, 3,000 kilometers yung naabot ko for 1 year. May mga bagay din ako na nagagawa ko kaysa sa group ride. Una, malarecord ko yung sarili kong bilis ng distansya without any distraction. Siyempre, pag nagbike ka, minsan may maiwan, may hihintok, may magpo-food trip. So, pang-advantage ng solo ride, kung saan yung distance na kaya mo, dun ka lang. So, minsan kasi pag group ride, pag mo na kaya, minsan pupusyo ka yung sarili mo kasi nakakaya, may kasama ka pa. Or minsan lang naman, na pag gusto mo pong magbike pero kailangan na umuwi ng kasama mo kasi may lakad or special event. Ayun, bitin yung ride, diba? So, eto, solo ride, pinili ko itong kabading art kasi familiar na ako sa lugar at alam na alam ko na yung pupuntahan, hindi yung parang bagong-bagong art. Dito tayo, time check, 6:20. Mas tayo, 5:30. So, isang oras na tayo. Haka, isang oras. Pwede na. Dong Quilaquil. Quilaquil. Oh. Yun, shout out. Kilala natin dito sa Maralikit. Oh. At saka'y pupunta? Taraitan. Tanay, ay layo din ah. So, shout out. Panorin nyo na lang ah. Propose ka ta. Ito naman, umakit tayo sa Pabuso-Buso. Pero hindi tayo pumunta totally sa Buso-Buso. So, nandito tayo sa papunta pa lang dun sa Marikina or Kabading Arc. So, nakikita nyo, tawag dito false flat. False flat kasi pag tinignan nyo talaga sa... Pag nandun kayo, parang flat lang eh. Parang hindi naman patarik. Usually, pag nakita mo matarik talaga, parang pader eh. Nakikita mo. Pero ito, pag nandyan ka na, di mo makita, parang feeling mo madali lang. Pero pag pinadyaan mo na, ang bigat. Ito na yung last stage. Siguro mga 3 kilometers itong mataas. At ito naman, ito na yung area kung saan kami kumain ng doctors. Doon kami huminto, tapos doon kami kumain ng pares. Pag konting labas, dito naman kami huminto ni JR nung panahon na nagpunta kami ng Ten Commandments. Pero hindi natuloy. Ay sa Arco, dun sa may Marikina. Upper Marikina. Ang dami na ring rider. Alas 7 ako narating. So, kahit sa 1 hour, 20 minutes. Pero yung break, so may pause. Pero more likely, ganun nga. 1.5 hour ako nag-biyahe. 5:30 ako out sa mag-tour. More than. Ayan, so kakain muna tayo. Pag solo ride. Pag isolo ka, medyo mabilis yung facing kasi wala kang sinasabay. So ayan, uwi na tayo. Time check, 7:24. So ayun, natapos natin ang
ride 46 kilometers balikan from QC to Kabading Artas pabalik ng QC. So inaabot tayo ng mga 7 ako nakadating ng Kabading, mas mabilis ako nakauwi mga 8:30 nasa bahay na ako kasi pagbaba na siya super swabe yung biyahe kasi halos wala ng padyak, pumadyak na ako sa pagkalampas ng sumulong highway. So ayun, till next time, see you again sa next vlog, samahin mo kami. Okay, bye!